Could you be the one? So ayun guys, what's going on guys? Angelo Carlo Pacho back with another vlog. So itong vlog na to, ito yung araw na training ride namin kasama yung Team JCPM Bikes na member ako guys. So RB category ako and kakarera kami doon. So ito December na ma-upload to, pero ito nangyari to mga ano pa lang, early October pa lang. So ayan, kita nyo umuulan, hawak pa yung cellphone ko kasi ayun, umulan, kaya medyo na late yung ride out kasi umulan. Mga ano na yan guys, 6 o'clock na yan yung ride out na yan. So palabas pa ako ng Subdi and nag-chat ako sa mga kasama namin kasi yung mga kasama namin dito galing sa ano namin area, apat kami lahat guys. So ayan, palabas pa lang ako ng Subdi ngayon sa Metro Gate. So ayan, gamit ko nga pala ngayon guys yung road bike na Atomic Sniper na dati ko pang bike. So ayan, yan yung balak kong gamitin. So ayan yung position ng ano natin guys, camera, dyan na lang siya palagi kasi mas maganda, mas prefer ko yan kasi more comfortable ako. So ayan, buksan na yung ano, yung gate. So ayan, kita nyo guys, basa-basa pa yung ulan, ay yung ano pala, daan kasi umulan ng oras ba yung mga 5:30? Hindi, mga 4:30 ata umulan. So yun, medyo tinansya-tansya muna namin kung matutuloy kami. So ayan, natuloy. So dito, hintayin ko sila sa may Kapaya Arco. So ayan, basta nakalimutan ko pa pala yung face mask ko nun dun guys. So ayan, nandito na tayo. At yun na yung buong, hindi naman yung buong team, yung mga kasama natin and si Tito ko nandun din. So ayan, si coach yung nasa right na naka surly na drop bar. So ito, pumunta kami sa Lilihel. Lilihel pala. So ito, dito kasama talaga ito sa ruta para maaning climb. And dito hinanap ko sino yung mga magiging climbers. So ayan, so ilan ba kami nandito? Talang MTB sa mga kakarera, talong MTB, talong RB, tapos si Tito ko. So ayan, medyo nagda-dancing ako. So si Tito ko, si coach, tsaka yung isang kasama na Clark 50 nandito rin. So ayan yung nasarapan natin na naka-red na Phoenix Raven yan guys. Ano siya, domestic siya sa MTB category pero naka-road siya ngayon, pero MTB category siya. So ngayon, sabi ko sa na gano'n siya guys, spinning yung ginagawa niya. So ako, mashing yung ginawa ko. So ayan, inuna na tayo. So yung unang naka-red na yun, siya yung pinaka-sprinter namin, pero all-arounder pa rin siya guys. So yun yung maganda. So ako dito yung gagawin ko sa team niyan, magdodomestic ako, and may climber na may konting kremate. So a little bit of everything. So ayan, si Raven, sabi niya hindi siya uupo, tatayo lang. And ako, training ko ngayon, bawal akong tumayo, nakaupo lang. So ayan, yung overtake sa atin kanina nakasama natin yung MTB, huminto kasi hindi siya nakapag-conserve ng energy. So conserving. So si Raven dito guys, spinning siya, nakatayo, and ako mashing na nakaupo. So ayun, pingis sa right, yung umovertake sa atin. Ayun, pingis sa right again. Ayan, so dito bumigat na. So dito binaba ko pa yung sa likod ko para bumigat ulit. So nasa pangalong pinaka magaan na ko. So NH speed lang to. So ayan, dito na yung 14% na gradient ng Lilihel. So ayan, maraming uminto dito sa may res, sa may apartment. So ako dito, medyo nahirapan ako kasi bawal akong tumayo. Nakaupo lang ako dapat kasi yun yung training ko para ngayon is power, hindi speed sa ahon. Si Raven speed kasi sa ahon yung training niya ngayon. So ayan, yung sprinter namin nasa taas, naka-carbon pala siya na Sunfit Chameleon na naka 105. Sana all. So ayan, paakyat na kami. Nandito na kami sa taas. So naghintay na, pahinga. And nag-lapse kami dito, pero dito na namin, hindi ko napapakita yun kasi nakakainip na. So ayan, nandito na kami guys sa pader, sa Clark. Clark pa rin to guys, sa pader. So ito, pinag-usap-usap kami para tumagal kami, nag
ano kami, pacing kami ng 25 lang guys. Pero kasi dito yung pace talaga namin, 30. Pero maraming nalalaglag doon. So dito sabi namin, practice kami ng pace line sa may ahon. So, ayan yung mga nag-overtake sa amin and yung mga nasa side din namin kasama. So, double pace line yung ginawa namin dito guys. So, nakita na to sa stick mix na rin to sa ano page ko ng PB Visuals. So, like kayo doon para makita nyo yung mga early content. So, ayan. Yung nasa left natin, yan yung pinaka-sprinter namin, si Emon. Yan yung sa right, si Raven. Sa MTB category siya, pero naka-road siya ngayon. MTB category siya na domestic kaya ko. Ay, sorry, nababa yung camera. Di ko masyadong napansin nung ni-edit ko. So, ayan. Tinignan ko lang. So, in-adjust ko na rin yung height. So, ayan. Si Raven at saka si Emon sila yung nagdadala. Tapos pangalawa kami papalit. Itong nasa right ko. Yung sa left hindi namin siya kasama guys. Kasi hindi siya sumusunod sa ano. Hindi kasama namin pala yan guys. Ano, pinapababa ko. Gusto niyang tumabi dito. Para pangalawa siya. Pero pinababa ko siya para doon siya sa pangatlo. So dito, tatlong MTB, tatlong RB. Yan. So ayan, facing lang. So eto pa lang pa there guys. Average gradient niya lang is 5%, pero mahaba siya kasi nasa 5 kilometers din to. And yun and ayan, spinning si Raven dito tsaka si Emon, pero mas spinning si Raven dito para ma-ensayo yung chill lang talaga and para ma-ensayo yung ano niya, spinning niya. And ako dito guys, nag-mashing ako. So ayan, mashing ako na heavy gearing lang sa pader para ano talaga power kasi yung power and speed. So ayan, etong nasa right talaga natin ng kulit talaga yung bumaba. So ayan, hintay lang natin pag bumaba na siya. Kanina di ko pa napapasend pero sinasabihin ko na siya na bumaba, di niya ata ako naririnig. So ayan, paakyat kami ng pader dito sa may Clark. So gamit pala ni Raven ngayon guys, kakasop lang nung MTB niya na tawag doon, upgraded niya na. So pinaswap niya doon sa kasama namin sa naka-RB. So ayan, nag-RB siya kasi gusto niya ring RB. Pero ibibili siya ng MTB niya para sa pag may laro na. Pero ngayon, dahil binubuo pa yung team sa panahon na to, medyo syempre kung ano mo yung gusto, pero babalik din siya yung MTB. So ako guys, RB category, upgrade ko lang tong bike para race ready siya. So ayan, naka-headset pala sila dyan, si Emon, kasi sinusundan nila yung beat. And ako, naka-open air speaker yung phone ko and sumasabay din ako sa beat sa kanta kasi mas nakita ko na mas maganda siyang sundan ng ganon. Yun yung isa sa technique ko kapag nagda-training para more focused ako, nagpapasounds ako and sinusundan ko yung beat ng kanta sa bawat pedal stroke ko. So isa yun sa mga techniques guys na ano ko, pick up ko over the years or time na nagbabike ako. So ayan, na pag-usap na pababa ko na rin yung sa left natin kanina. So ayan, paakit na kami. So dito medyo tumatarik na yung pader. Kaya tingnan nyo, medyo matagal tong clip na to kasi dahil nga at pinapagito ko sa inyo yung training namin for double pace line. So pinag-usapan, walang bababa ng 20 pero walang lalagpas ng 25. Tapos sa dulo, wala rin reramate para pace line talagang ma-practice. So dito pala guys, nag-start dito sa may building na to, sa left. Doon nag-start na maraming kumapit. So ayan, sumabay sila sa amin guys, pero hindi sila pumalit. So bali, 6 lang kami nagpapalitan and 2 each siya. So ayan, yan yung palit sa amin. Lalabas sa outside, bibigyan ng way sa gitna yung dalawa para magpalit. So ngayon guys, nagpalit na ako. So medyo mataas yung pace ko, pinababa nilang konti. So ayan, medyo makikita niya binabagalan ko. Ayan, ako yung kami dalawa yung ano, mga matatagal na nag-pacing, nagdala ng pace or nagdala ng trangko dito sa ano natin, raid na to. Kasi hindi ko alam bakit, kasi gusto nila kaming mapagod agad guys. Pero okay lang yun kasi
part of the training din naman yon para maayos itong training namin. Mas okay na yung ayos yung training kesa sa hindi naman, di ba guys? So, dapat ganito talaga kapag nagte-training. Sacrifices, pero kung kaya namang dalhin talaga, pwedeng-pwede siya guys. So, ayan. Dire-diretso lang siyang ganyan. So, marami nang kumap. So, ayan, sa harap natin, meron maraming bikers. So, kung nakikita nyo, nakagilid na kami dito kasi nagigigit na kami. I mean, ayan, nasusuning gulong ko doon sa may Chris na gitna, sasabi ko, usog kami sa right. Kaso, ayaw umalis ng mga nagbabike. So, pag nagbabike kayo guys, tapos may narinig kayong bike. Ibig sabihin, may madaan na mas mabilis sa inyo. And give way sa kanila guys. Punta kayo sa right side, sa pinaka-corner. Kagaya nung si Kuya, nasa pinaka-right side siya para safe lahat. And yun yung reminder ko palagi, sana yun yung ginagawa ng mga nagbabike, pero hindi kasi talaga eh, ayaw talaga na lang umalis. So ending kami yung nag-a-adjust and nag-counterflow kami, which is dangerous kasi maraming up pa downhill dyan na mabilis. Pero cautious naman kami at sinasabihan naman namin sila ng bike din lang namin, alam ba't ayaw nilang umalis. So ayan, humawak na ako sa may taas ng handlebar kasi chill lang talaga guys, super chill lang. So ayan, dito malapit na kaming magpapalit kasi usapan, dito kami sa may tawag dito, may bandang hotel na papalit pagtas ng isa sa mga matarik na part ng pader. So ayan, nakita nyo naman sa right side talaga kami kasi mas safe talaga doon. So ayan, ito yung sinasabi ko, medyo matarik na part ng pader guys. Sabi ng kasama namin, palit na kami bago to, pero sabi ko, tapusin na. So ito, itong naka-time trial sa right, naka-white na jersey na unahan natin kanina, nahunahan tayo kanina yun sa may papuntang pader. So nahabol natin siya with a steady pace lang. So nag-iro-iro na ako dito kasi medyo tumarik and ayoko namang magmatulin. So nag-iro lang ako and dingit kasi ako guys, naka-iro bar siya, ang ganda ng bike. So sinubukan lang natin aero position. So ayan, nagpapalit na kami. Ayan, andito na kami. Ayan, kita nyo guys, anim. Apat lang yung pinapunta ko sa taas, pinaangat ko kasi sobrang daming nakakapit guys. Nasa feel ko nasa may 13 din yung kumapit guys. So marami. So ito sa right natin, hindi yan yung kasama natin nagtrangko kanina. Naka-road siya. Pansinin nyo, naka-Foxster siya na road. Hintayin nyo pag nakita nyo siya. So, hindi natin talaga siya kasama. So, kumapit siya guys. And, please guys, kapag kakapit lang kayo, huwag kayong mag-interfere sa grupo. And yun kanina yung sa left. Delikadong ginawa niya, may nakita na siyang sasakyan. Dapat huwag niyang pilitin. Hintayin niya munang bumuka or lumawag. Ito sa right. Yan guys, kapag may nakikita kayo nagdadala ng trangkuhan and wala kayong balak pumalit, please huwag kayong mag-interfere. Pwedeng kumapit pero bigyan nyo sila ng space pag bubuka na para naman guys, makapag-recover din. And kasi kumapit lang kayo, hindi naman kayo part of the team. So sana yun yung gawin nyo guys. So ayan, malapit na kami dito sa tuktok. Ayan, inintay namin pitikleta kasi wala na naman sila Sabado. So sayang. So ayan, kita nyo si Raven yan, spinning lang talaga siya. So ayan, may umatake guys, hindi namin kasama yon. So yon, sigurado nakakapit kanina pa. Pero chill lang kami dito. Pero medyo pagod kasi nagpapalitan, pero training naman guys para ma-master na yung isa't isa and maging comfortable na. Ayan yung sa rate natin, yan yung sinasabi ko. If hindi kayo part of the team or part ng grupo na nagpapalitan, huwag kayong papalit. Pero kung gusto nyo pumalit ay kung gusto nyo pumalit, pwede rin. Pero kung kakapit na kayo guys, huwag na kayong mag-interfere sa grupo. So yan, sinasabi dapat dadiretso yung palami sa dulo. Kaso pagod na itong dalawang nasa harap kasi nagigit-gitan sila kanina pa. So nag-left na agad sila and syempre sunod yung grupo kung nasan sila kasi ganoon talaga siling nakatrangko eh. So at yung pinaka-finish line sa pader, yung puting guhit na yan, yun na. So ayan, as a text na kami and ako yung trangko pala guys dito sa STX natin. Ako yung trangko dito and ayan,
trangko ako dito, guys. So ayaw pa nilang dumikit dyan. Hinihintay ko sila. Ayaw nilang dumikit, guys. Hinihintay ko silang dumikit para syempre makakapit na agad sila and para mas maganda yung kalalabasan ng grupo. So ayan. So guys, kung hindi pala magkakatugma yung ano, yung video and yung audio kasi one take ko lang to ginagawa. So ayan, dire-diretso malapit na kami sa taas. Ay, minsa STX. So etong STX, di ko lang sure kung gaano siya kahaba, di ko pa napansin, pero ayan, nung nagmatulin na ako, guys, na-overtake ko na. Nakakapit na sila sa akin. So yung nasa likod ko ngayon si Raven kanina. So yan, hawak ako sa drop syempre para mas aero, kasi mas comfortable ako sa drops kesa aero position, kasi hawak ko yung handlebar and mas stable ako. So dito, guys, facing namin 40, di ba, baba ng 45, hindi lalagpas ng 50, yun yung usapan. So na-maintain ko naman na maayos 45 to 50. So ayan, humiwalay na ako kasi medyo matagal na rin ako nakatarangko. Ayan, diyan mo malalaman na mabilis yung pace kapag medyo nagkawatak-watak yung grupo. So ayan yung setup natin si SK. So ayan, wala na daw siyang karga. So sabi ko, kapit siya sa likod ko, kaso wala na talaga. So ending, hindi rin ako napahinga. Hinabol ko pa yung grupo. So after ng tarangko, nag-chase pa ako. So ayan, hintay nila ako. Di pa nila ako napansin pala dyan, guys, kasi isa-isang lane po sila. Pero mamaya mag hiwa-hiwalay sila kasi hinihintay nila ako tsaka si SK. So nung sinabi kong nakaano na si SK, kumalas na, nag-stop na sila. So ayan, kita nyo, nakaghiwa-hiwalay sila. Sabi, hintayan, kasi pag nag one line lang yan, sigurado magmamabilis. So ayan, nagsimisigaw na ako na kumalas na si SK. Diretso lang, diretso lang. So medyo di pa ako naririnig dito kasi medyo malakas yung hangin and medyo paakyat tong part na to, guys. So ayan, sinasabihan ko sila na tuloy na kasi wala na si SK. Di siya nakakapit, pagod na. So sabi ko, diretso na dito. So ayan, one line ulit. So ayan, itong nasa rough natin, binakabagong member pala, guys. After nung ride din siya na sale. So ayan, ayaw pa nilang nagkahiyan pa magtrangko. Pero si Raven tapos na siya, punta na siya sa likod ko. And ayan, dinerecho ulit kinargaan. So 35 kami kanina nung hiwa-hiwalay. Ngayon nag one space line na naman, 45 na naman. So yung nasa harap pala nating naka-red, sinasabi ko pala, guys, ano pala siya, pinakabagong member ng grupo. So nasali siya nung after ng raid na to kasi nakita namin yung potential niya, guys, and climber siya. Dito practice kami sana ng lead out train, kaso nagkamali kami, guys. So makikita nyo mamaya. So ayan, yung sprinter natin, diba, nagsinasabi ko sa inyo, andun siya, guys, pangatlo siya sa harap. So ayan, kumalas na yung isa, so nakapangalawa na siya. And kumalas na rin yung isa, so ending, siya yung nakatrangko. So kita nyo, tinayuan niya na, nag 50 na yan, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. And di ko na siya hinabol kasi nag-practice siya ng sprint. And nagkamali, dapat baliktad. Dapat lead out yung naka-red kanina. So sana maayos ulit. Pero ayan, after na to, tapos na. So nanalo siya. So ilang minutes lang naman. So yun, guys. So eto, naggugulo na naman kami. Ayan, kasi ano, nilakad namin siya, guys. So rinig yung audio. So sana nagustuhan yung video na to, guys. Like, comment, and subscribe if gusto nyong makita pa yung training videos namin na hindi ko pa rin nirelease. And yeah, ano ko pa lang, guys, tawag doon, edit ko pa lang. So meron na lang ako bagong series na i-upload sa YouTube channel. So hindi ko pa alam kung ano yung klaseng series to, pero sigurado may series to na i-upload ko every year meron. And yun lang, guys. Peace! Takalang dagis. SK! Ah! Lalakad na lang tayo.